Magandang araw po ulit mga kachamba. Dito na naman po ako para magbigay po ulit sa inyo na konting tip kung paano po magkundisyon, paano po magkundisyon ng stag. Di ba po mas mahirap i-kundisyon yung mga stags kaysa sa mga cocks? Alam niyo po ba na kapag maglalaban po ng stags, bata pa lang po yan, mula po nung pagkakapisa po nila, naalagaan na po yan mabuti. Binibigyan na po sila ng bakuna, mga vitamins, mga bagay na makakatulong po sa paglaki nila, yung maayos ng pagkain. Kasi po, magmula po bata, hanggang sa sila ay mailaban, yung proseso po na yun, pagkukondisyon na po yun, paghahanda na po yun sa mga stag na pwede natin ilaban. Katulad po sa mga big time, mga medyo malalaking farm po, sisiw pa lang po yan. Inaalagaan na po nila ng mabuti. Kinukondisyon na po nila yan para hindi po magkasakit, hindi po maging mahina ang katawan, lumaki pong malalakas, saka matigas ang mga katawan nila. Ang pangkaraniwang kasi, tulad natin, yung mga manok sa ng mga kaibigan natin, manok kulungan lang, tulad natin dati, nakasanayan natin na pag na-stag tayong ganito, doon lang natin sila bibigyan ng magandang pagkain, masarap na pagkain, o kaya vitamins, kasi ilalaban natin. Pero katotohanan po talaga, ang sikreto po talaga, sisiw pa lang po sila, pagpisa pa lang po, hanggang sa araw na maibitaw natin sila, araw na mag-selection tayo, araw na mailaban natin sila, yung habang lumalaki po sila, ikinukondisyon na po natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang pagkain, tamang bitamina po. Yun po talaga yung ginagawa sa mga stags na katulad nito. Ito mga 5 months pa lang po, kakahuli ko lang. Yan, tingnan nyo po, healthy. Yung minsan hindi po yan nagkasakit. Ngayon po, kung sakali na ilalaban ko sila, nakakasigurado po ako na magmula po nung bata po sila, na regular po yung pagpurga ko sa kanila, yung pagkain, vitamins na kailangan nila, kaya lumaki po sila na maayos. Hindi na po ako mahihirapan kung sakali po na dumating yung araw na ilalaban ko naman po sila. Doon naman po ipapasok yung proper conditioning sa paglaban, sa sabungan na natin sila dadalhin. Ngayon po, napakahirap po talaga mag-condition ng ganito mga bata. Common na problema po dyan. Pag nasubuan ng gamot, hindi kakain. Pagka na ano nito, hindi kakain. Madalas po nawawala ng gana. Pang pinaka masasabi ko lang po, wag na po ninyong masyadong gamitan o eksperimenton o bigyan ng maraming kung ano-anong pamamaraan sa gamot o sa pagkain. Gawin lang po natin simple. Lalo sa stags, wag natin sila talaga na masyadong papagurin sa training. Rotation lang, cord, flying pen. Tapos, lipat lang sa talian, rotation lang, ganyan lang, mild training lang po para hindi po sila napupwersa. Ang pagbigay naman po ngayon ng mga sobrang gamot, hindi na rin po uso ngayon yan. More on natural, aminin din yung mga ibang nagsasabong ngayon, hindi na rin po sila masyadong nagkakarga, lalo kung half-pite lang naman. Mas simple, mas okay po, mas favorable po sa mga stag natin yun. Kung sakali naman na lalaban lang tayo sa hack fight, gawin lang natin, timplahan lang natin sila nung maayos na pagkain, magandang conditioner, magandang pellet. Tapos po, bigyan lang po natin sila ng tamang programa. Kung once a week lang po tayo mag-i-inject o 2 times a week lang tayo magbibigay ng oral vitamins o vitamins sa tubig. Mas simple, mas maganda po, mas madali po natin mapapakilos yung mga stags natin. Hindi po yun magluloko, unlike po dun sa bigay, halos
mapurga na po sila dun sa kabibigay po ng sobrang dami ng gamot. Tapos sobrang pagpapahirap sa training, kaya po talaga mas madalas hindi po talaga nagpe-perform yung mga stags natin. Hindi bali pong medyo kulang sa training, wag lang pong sosobrahan. Napakahirap kasi nung sosobrahan po natin masyado, kawawa po kasi yung nagmamanok na walang kaalaman. Hindi na pala namamalayan na nasobrahan na po pala siya sa ginagawa niya. Kaya po itong mga sinasabi ko, pointers lang po. Kung sakali po na makatulong sa inyo na sa mga sinasabi ko, makatulong po sa inyo, okay lang naman po. Pero po para sa akin, may mga stags naman po, rotation lang. Tapos, maganda lang po yung pakain, schedule lang po yung pagbibigay ng konting supplement, okay na po yun. Pero kung talagang gustong gusto talaga natin, yung talagang mga pang day inan talaga, meron po talagang ginagamit na gamot dyan. Na halimbawa, yung mga kinokommercial na sa TV, meron po talagang kumbaga sa ano, pang day in na gamot na hindi naman siguro sasabihin na sa atin ng mga big time na mga lumalaro na kung ano yung mga gamot na ginagamit nila, kung ano po yung kombinasyon. Ang sa akin lang po, pinag-usapan po kasi natin yung sa proper conditioning ng stag. Mas simple, mas okay po, mas maganda po yun para sa stag natin. Mas konti lang yung ginagawa natin sa kanila, at least more on natural. Makikita nyo po, hindi po sila nawawala ng gana kumain. Mas active sila, mas nakikita po, mas yung observation natin na makikita dun sa stag, mas maganda po. Unlike dun sa sobra-sobrang pagpapahirap, sobra-sobrang workout, sobra-sobra sa mga gamot na ginagamit po natin. Eh kung ako po, more on natural lang po pagdating po sa stag. Sana po itong mga nasabi ko makatulong po sa inyo, lalo na po sa mga maglalaban po ng mga medyo bata na manok. Eh sana po makatulong po ako sa inyo. Eh maraming salamat po sa patuloy niyo po na pagtangkilik po sa channel ko. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like at saka po mag-subscribe para po sa mga susunod pa po natin mga episode, mga tips kung paano o anong klaseng pag-aalaga ang ginagawa ko po dito, ma-share ko po sa inyo. Maraming salamat po ulit. Hanggang sa susunod po.